kailangan nyo ng speaker? Lapit natin ha, walang tatakbo ha. Yan, good morning. Ako po si Bert Bahardo mula sa Pilardian Fire and Rescue. Isa sa mga subgroup ng Usungay Guardians ng Emergency Network. So itong gagawin natin ngayong hapon, magde-demo tayo kung ano yung pwede natin gawin kapag yung ating mga LPG ay sumingaw at nag-apoy, no? Para malaman natin na hindi tayo dapat matakot. So bago tayo mag-umpisa, question lang sa inyo, no? Ito bang LPG ay naniniwala kayo o sumasabog? Okay, yung mga naniniwala sumasabog, pangitaas yung kamay. Yung mga naniniwala sumasabog, yung LPG, taas yung kamay. Yung mga hindi naman naniniwala, pangitaas din yung kamay. Yan, okay. Para sa kaalaman po ng lahat, no, nagsasabing sumasabog yung ating LPG, ito po ang ating LPG ay hindi po sumasabog. So, kahit ito po ay tamaan ng caliber 45 na bala, M16 na bala, AK-47, hindi po ito sumasabog. Okay, bagamat ito ay sisingaw kasi tinamaan nga siya ng bala. Siyempre, mag-aapoy kasi may init yung bala na tumama sa kanya. Pero ito po ay hindi sumasabog. Malinaw po tayo ha, hindi sumasabog. Ito po, bubuksan ko ngayon. Masisinawin natin, lalagyan natin ang apoy para mapatunayan sa inyo na ating LPG ay hindi sumasabog. Ngayon, question. Sir, bakit po sabi doon sa balita na napanood ko nagkaroon daw po ng sunog kasi sumabog yung LPG sa loob ng bahay? Medyo may kulang pong impormasyon doon, no? So yung LPG po, hindi po siya yung sumabog. Ang sumabog po ay yung mga naipon na fumes sa loob ng bahay kasi sumingaw nga siya. Ngayon, ano bang gagawin natin kapag may naamoy tayong LPG? Pakiusap po kung kapag may naamoy kayong LPG papasok kayo sa bahay, iwasan muna gumamit ng cellphone. Okay? Kasi mamaya, sa pagpindot nyo ng cellphone nyo, magkakaroon na ignition sa cellphone nyo dahil may naipon na fumes, sasabog talaga kayo. Okay? Iwasan din magbukas o magsaksak ng mga appliances. Iwasan yung pagsiswitchon ng mga ilaw, no? So ito, buksan natin, ha? Hindi nga sasabog tapos naglalayuan kayo, di ba? So, ang pinili natin ngayon, meron siya amoy. Hindi ka kayo nung mga nakaraang panahon, wala siyang amoy. Kaya hindi natin na-determine kung meron pang fumes na nakasigisingaw. Pero ngayon, kagandahan, may amoy na siya. So, alam niyo naman yung amoy LPG. Kaya, reminder ulit, pagpapasok ng bahay, pag naamoy yung amoy na LPG, iwasan gumamit ng kahit anong gadget, mag-open ng mga appliances, ng mga inaw, at magsaksak ng appliances. Ito, buksan po natin, ha? Turn mo nga. Wait lang, ha? Ang mga tao sa LPG, from the word panic,
people are not informed correctly. Diba? Kaya ngayon, ini-inform namin kayo ng tama para alam nyo na kapag may ganyan, hindi tayo dapat matakot. Okay? Sir, ano po bang gagawin? Halimbawa, napatay na namin, sumisingo pa rin. Napatay ni Aboy, sumisingo pa rin. Okay, ang pwede nyong gawin, kung meron kayong isang drum ng tubig, buhatin nyo si LPG, itaob nyo dito, hanggang maubos, okay na po yun. Malino po? Ha? Hindi ka, kailangan, walang dapat di ka takot. Kasi ito, kung nililinaw namin, hindi sumasabog. Sir, bakit pag sasunog, sumisigaw yung ano, narinig namin, may sumasabog. Okay. Ang tangke po kasi na LPG ay gawa sa makakaan. So, kapag yan po ay nadarang na doon sa sinasabi natin na extreme heat or 90 degrees Celsius, yun po yung pagkakataon na sumasabog yung LPG at naririnig natin yung pagsingaw. Tapos sa apoy na po yan, puputok siya. Dahil po doon sa naipon na init na pressure ng ating tangke na LPG. Malinaw po ba? Ah, malinaw po. So, may natutunan po ba? Okay, meron pa po ba dapat ikatakot? Wala. Okay, kung wala pong dapat ikatakot, hihingi po ko ng mga ilang, ano, no, ilang volunteers. Subukan nyo. Ha? Okay. Lalo na si ma'am, yung naka-jacket na pula, sabi niya, hindi siya natatakot. So, syempre, si ma'am, papakitaan tayo ngayon. Di ba, ma'am? Oh, ma'am, dito ka, ma'am. Para masubukan ni ma'am. Yan. Kaboom! Helmet. Kahit anong unos, walang inaatrasan. Mananatili kaming matibay para lamang sa'yo.